Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video is tuturo ko naman sa inyo kung paano nga ba yung gamit ng mga books na ito galing sa BIR. So meron tayo ditong apat na books. So meron tayo ditong columnar books na binigay sa akin nung nag-registered ako sa BIR. So ito din is columnar books. So ito din is ay ledger books and a journal book. So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung ano nga ba yung gamit ng mga books nito at bakit binigay ito ng BIR sa atin. Pero kasi noong tinanong ko ito sa BIR kung saan daw ito, saan ito gagamitin at ano yung mga ilalagay dito, sabi nila basta ay sales lang. So pero hindi ako naging kampante doon sa sinabi nila. So nag-research ako and nagtanong din ako doon kung yung mga kasabayan ko kung ano nga ba yung gamit ng books na ito. So ayan guys, no, meron tayo ditong columnar notebook. So ito yung columns, no, for the books ng columnar. So ano nga ba yung gamit nitong columnar or columns books na to, guys? So meron tayo dito, ang gamit po nito ay expenses. Ilalagay po natin yung mga expenses po natin sa may columnar notebook natin. So for the books po pala, no, especially dun sa mga bago pa lang, nakaka-register lang sa business, so usually gamit talaga, ang galing talaga ito sa may BIR. So wag po kayong gagamit ng mga notebook na walang tatak or mga books na walang tatak ng BIR. So hindi po yan i-acknowledge ni BIR, no? Baka kasi ma-penalty pa tayo dyan kapag ka nag-check si BIR. So, bali guys, yearly pala sila nag-check ng mga ganito. So, yearly po natin yan ipapacheck kay BIR as per BIR nung tinanong ko po sa kanila. So, para sa first part or first page, so ayan, makikita natin na may tatak yan. And then, dito tayo mag-note sa second page. So, ayan guys, as you can see, meron akong resibo dito. So, nagpagas kasi kami. So, basta ang gamit nito is sa business. So, September 2024, nilagay ko sa taas. And then, sumunod is expenses. Date po at yung particulars. So, kung ano pong expenses yan. So, nilagay gas. And then, the amount. So, ang mangyayari dyan, guys, dire-diretso lang yan for the 1 month. And then, ito total nyo po siya dito. Lalagay nyo total, lalagay nyo dyan. Kapag po itong notebook na to is hindi po siya naubos ng 1 year, so gagamitin nyo pa rin po siya. Dire-diretso po yan. Ang mangyayari, for example, naka-5 page po kayo for this year. So next year, year 2025, magpo-fold lang kayo ng isang page. So ilalagay nyo dyan 2025. So magpapanibago na po kayo ulit for the 2025 dito po. So ganun po yung purpose po nito. So, hindi po kasi siya papalitan ni BIR hanggat hindi po ito na uubos. So, next naman po, para sa next book po natin, ay yung ledger book. So, sa ledger book po, ang gagamitin po natin ay para naman po yan sa purchases natin. So, for example, sa business po, no, sa business nyo is bumili kayo ng stock. So, nag-purchase kayo ng stock. So, dyan din nyo ilalagay. Meron din po yan tatak ni BIR sa first page. And then, dito sa first page, po na ilalagay ninyo, same lang po kanina, month and year sa taas. And then, date, name, bali, dito po, date and particulars and amount din po. So, date, particulars, and amount. So, ano yung binili mo, amount. So, same lang po ng process kanina doon sa isang notebook po natin. So, ganun lang po yung purpose nito. So, dito lang po magkakaiba sa may journal. Sa journal po, ang purpose po ni journal notebook ay yung sales po natin. So, sa sales po natin, napaka-importante po nito. So, meron po din tong tatak ni BIR. Sa first page po, ilalagay din natin yung month and year. And then, sa first column, date. And dito po sa pinakamalaking column na to
ilalagay po natin dyan yung name of customer. And then dito po sa pangatlong column, ilalagay po natin yung sales invoice. And then dito po sa pang-apat na column, ilalagay po natin yung amount na pinurchase ni customer sa atin. Yung sales invoice number po ang ilalagay natin dito. Kung ano po yung mga na-issue, mga resibo sa inyo, dun po sa authority na pinaprint ni BIR sa inyo na resibo. So, ang pagkakaalam ko po, kapag ka ang customer ay nag-purchase ng below 500, so alam ko kasi nung tinanong ko po is 500 daw na pwede ilagay doon sa resibo. So, after po nun, no, i-additional ko lang, huwag po kayong mag-i-issue ng resibo ng backdated. Not sure para doon sa words na yun, pero alam ko backdated yung, for example, bumili si customer nung September 12. So, today is September 14. So, hindi mo siya pwedeng issuean ng date ng September 12 kung ngayon ay September 14. So, mape-penalty po kayo doon, lalo na kapag ka na-check ni BIR na mayroon kayong ibang transaction noong September 12 to 13, tapos bigla kang nag-September 12. Kailangan, kung manghihingi po siya ng resibo, ang i-date nyo yung kasalukuyang date. Dahil po, para maiwasan po natin na magka-penalty po kayo sa BIR. So, yun lang guys, and hopefully na nakatulong po sa inyo yung explanation na ito. And don't forget to like and follow. Yung next tutorial po natin is ituturuan ko naman kayo kung paano tayo mag-file ng tax sa BIR using the online forms.